Yo, what's up? Good morning, mga pre. Alright. So, tapos ko lang din magluto, no? Tanghali na. So, yun. Ano bang topic natin ngayon, no? Pag-usapan natin yung about sa, na, yung last ko na, ano, yung about sa, ano, diba? Sa, dito, sa ulo. Sa ulo, no? So, ang ano naman natin ngayon, yung subconscious anxiety. Medyo mabigat to eh. Pero iksian lang natin dahil ito lang yung naano ko. Ito lang talaga yung inano ko dati. Ibase na lang natin sa karanasan ko, no? So yun. Intro. So yun na nga, no, mga pre, no? Ano ba yung subconscious anxiety yung tawagin? Anxiety na siya kasi, di ba, alam naman natin ang anxiety, di ba? Balisa yan, balisa. Tapos, nandyan na yung takot, worry. Ayan yung ano natin, eh. Ayan yung nagpapahirap sa atin, eh, no? Yung dyan ang gagaling, no? So yun, ano ba yung anxiety, di ba? Alam naman natin yan. Worry, fear, anger, loneliness, kahit nga yung saya natin, yung happiness, dyan din galing yan. Dyan ang gagaling sa may amygdala. No? Kung mababalikan nyo yung video ko, yung about sa brain fog or lizard brain, yan, manandyan yan. Ito. So yun, ano ba yung mga sintomas, no? Sintomas ng meron kang subconscious anxiety. O, pagsapan muna natin yung subconscious. Yung sinasabi ko yung nandito siya sa likod. Alam nyo yung, hindi naman siya yung bumubulong eh. Alam nyo yung parang may bata sa loob ng ulo nyo. Nang nangungulit sa inyo. Sana nagigets nyo, no? Yung bata na makulit na wala pang alam. Yung ganun. Yung wala pa siyang muang. Ganun. Ganun ang pagkakapaliwanag dyan eh. Merong bata sa loob ng isip mo na nagtuturo sa'yo kung tama ba yun, mali ba yun. Kasi nga, pumapasok na si anxiety, yung isip mo, gulong-gulo na, no? So, para kang nasa dulo ng bangin kung tatalon ka ba or hindi. Parang ganun siya eh, yung kung susundin mo ba or hindi. Nandun yan eh, nandun yan sa ano. Sana mag-guess nyo yun, no? Yun ang subconscious natin, no? Hindi naman bubulong eh. Lagi sumapasok sa akin yung bulong eh, no? Iba kasi yun, iba yung bulong. Iba yun. Parang merong something na iisipin mo kung positive ba o hindi. Parang magdadalawang isip ka lagi, no? Yun yung subconscious natin. Dalawa kasi yan. Pwede kang mag-push papunta ng positive or negative. Ayan yung thinking natin, you know? Yan kasi yung bumubuhay sa atin. Eh. Ayan ang nagpapabuhay sa atin, yung mga positive at negative na yan. Siyempre, karaniwan, positive, di ba? Pero hindi lahat ng positive pwede mong gawin, sabi ko. Mali mo, tinulak ka niya. Yung bata nga, yung sinasabi kong bata, tinulak ka sa ganito, sige, gawin mo yan. Diba? Alam mo namang mali, pero naninimbang ka lang, hindi mo pa sigurado. Yun. Siyempre, si anxiety, pasok. Diba? Diyan na nagkakaroon ng pag-aalala. Worry. Tapos sa sobrang pag-aalala mo, dahil hindi nga buo yung desisyon mo, no? Yun na. Diyan na nagkakaroon ng kalituan. Diyan ka na nadadagdagan lalo yung mga physical symptoms mo, no? Kasi nga, pupasok na yung fear. Yung fear, yung sa katawan natin, yung response natin sa danger, or sa, yung hindi natin napag-desisyonan ng maayos, no? Pumapasok na siya. Tapos, ayan na, magre-response na yung katawan mo. Yun yung fight flight natin, no? So, yung katawan natin, titigas. Yung mga muscle natin, nananakit, yun. Sana nakukuha nyo, no?
hirap ipaliwag. Saan. So yun, no, ano ba yung mga sintomas nung no, ng merong kang subconscious no? Sabi ko nga nung last na vlog ko, kung iisa-isahin natin, kung ipapaliwanag natin isa-isa about dito sa ulo, yung mga sakit na pwedeng mangyari na nagagawa ng anxiety sa ulo, napakarami. Sobrang dami. Kaya mauubusan tayo ng ano. Ano ba yan? Hindi tayo matatapos niyan. So yun, ano ba yung, syempre yung hindi ka mapakali, lagi kang nalilito, yun nga, bewilderment, no? Hindi mapakali, tapos hindi ka makapag-relax. Alam mo yung nangyari to sa akin, yung talagang ang gulo-gulo ng isip ko. May papasok, may lalabas, tapos may papasok na naman, buburahin mo. Parang hindi ka makapag-focus talaga, sobrang hirap. Tapos naganyan-ganyan ko na yung ulo ko. Oh. Ah, sabi ko mawala ka na, ginaganong ko na nga nun eh. Yun kapag matutulog na ako, nangyayari yun. Noon. Na parang gusto mong bumangon, may parang gusto ka pang gawin. Pero syempre patay na yung ilaw, tapos tahimik na. Anong oras na yun, mga 11, 12, parang may gusto ko pang gawin. Na sobrang active na active, tumatakbo na tumatakbo talaga yung isip mo, no? Ayoko nang balikan yun eh, kasi makapakapangit talaga. Pero sa akin, para sa akin talaga, ang pinaka nakatulong talaga sa akin, syempre yun nga, yung mindfulness. Natuklasan ko yan, yung mindfulness, no? Tsaka exercise. Kasi nga, dyan ako nahihirapan na talaga ako matulog eh. Ilang araw na hindi nakatulog na maayos. Napakahirap. So yun, yun nga, hindi ka makarelax, lagi ka natitense, tas kabado ka lagi na hindi mo maintindihan kung saan nang gagaling. Yun ang mahirap kasi sumasabay pa tong mga acid mo, pananakit ng ulo, sa dibdib, di ba? Yun na lang. Tapos sasabihin nila, wala yan, sa isip mo lang yan. Ginagawa lang ng isip mo yan. Di ba? Parang dali-dali, ang daling sabihin, you know? Pero yung iba, hindi kasi nila alam yung pinagdadaanan ng ano, no? Yun yung mga walang alam, no? Oo, ako, pwede kong sabihin sa inyo na sa isip mo lang yan. Dahil, alam ko na. Alam ko na yung nangyayari. Kaya pag sinabi mo sa akin na, anong sa isip lang? Yung ano yan, eh? Ang hirap-hirap ng ganito, eh. Papaliwanag ko sa'yo. Ganun na lang. Kaya ikaw, kung nakakaranas ka nito, punuin mo ng kaalaman yung isip mo. Kaya kahit sabihan ka ng kaibigan mo o sino man, ano, sabihin sa'yo, wala yan, sa isip mo lang yan. Hindi, tanggapin mo. Ah, okay. Pero sa isip mo, alam mo na yung totoo. Sana mag-gets yun. Sana nga lang talagang mapuno kayo ng kaalaman o about sa anxiety, no? Although, napakalawak ng anxiety kung aaralin nyo. Meron pa nga dito eh. Teka. Sinulat ko yun eh. Mm-hmm. Kasi meron tayo, di ba, yung lima. Yung limang major naman. Yung limang major na anxiety talaga. Yung GAD, di ba? GAD, panic, post-traumatic, social, tsaka yung OCD, no? Yung obsessive. Bigyan ko kayo ng ano. Eh naman yung ano, obsessive, yung iniisip mo pa lang. Yung compulsive naman, yung ginagawa mo, paulit-ulit mong ginagawa na nagkakaroon ka na ng takot, no? Minsan ni ano ko nga yan, kasi wala ako niyan eh. Although siguro dati nagkaroon ako niyan, pero syempre hindi ko na alam. Pero wala na yan sa akin. Hindi ko na ano yan. Kaya hindi ko masyado siyang tinatalakay. Sana sa iba, ano, marami naman. Open naman ng mga Google, ano. Maintindihan yan. Basta buksan nyo lang yung isip nyo na, ganun. So, meron pang mga separation anxiety, yung mga selective mutism. Meron pa yung mga phobia, yan. Meron pa yung mga specific. Tapos, may mga agoraphobia. Tawagin. Yan yung mga ano, yung mga hindi siya major pero
halos na kukumbine lang siya, pero malaki siya, malaki din totoo siya, no? Tulad ng social, no, meron din separation, social anxiety, meron ding separation anxiety, no, halos nagkukumbine sila. Ito kasing social ang laki, tapos itong separation anxiety medyo malaki na rin, kaya naibibilang na rin siya sa mga anxiety, no. Although marami pa. Kaya nga itong tinatalakay ko, no, yung ano naman, yung subconscious, no. Although sintomas to, eh. Sintomas talaga to. Mahirap to anuhin. Pero kung tama yung ginagawa mo, tapos may kaalaman ka, no, maiintindihan mo siya kung bakit yan nangyayari sa'yo, no. So yun, ang subconscious anxiety tsaka GAD halos naglilink sila, no, pero wala silang kinalaman sa isa't isa. Nagkakaroon lang sila ng kaunting link dahil sa sintomas, no. Nananakit ng ulo, pagkahilo, yan. Pero ito kasing subconscious, yung sabi ko ngayon, parang bata sa likod ng isip nyo. Although, pag umatake kasi yan, sobrang hirap. Hindi ka talaga papabangunin, no? Tama, tulala ka na lang, tapos pipikit ka, yan na naman, daming tumatakbo sa isip mo na hindi mo maintindihan. Tapos, hindi ka makapag-desisyon ng maayos, yan. Yan. Tapos yung, alam niyo yung pakiramdam na minawala mo siya, yung tinatanggal mo siya kagad, na napakahirap. So as long na tinatanggal mo siya sa isip mo, yung parang is ka dito, parang ganun, ginaganon mo siya, lalo siyang lumalakas, lalo siyang naandyan lang. Kasi nga, binibigyan mo siya ng pansin. Nasabi ko na to sa mga ibang mga kaibigan natin na nanghihingi ng advice, no. Although pagdating sa sintomas, yung sabi ko nga na hayaan nyo lang, mag-floating lang kayo, no. Hayaan siya lumampas. Kasi sinasabi ko nga may peak siya, no, may dulo, may sagad. Pag nawala 'yon, pag na-reach niya na 'yon, makakalma na 'yan. Nandiyan na 'yung parasympathetic, kung tawagin, 'yung rest and digest, 'yung kakalma na 'yung sarili mo. No? 'Yon. Tapos 'yung siyempre, yung response nga natin sa peer, no, yung fight flight, no, tigas na yung katawan mo, no? Kasi once na pinansin mo na siya or binigyan mo siya ng halaga, binigyan mo siya ng importansya, pinansin mo siya na naandyan siya, wala, tuloy-tuloy lang siyang gagana sa iyo, no, tuloy-tuloy ka lang pahihirapan niya, no. Nasasabi ko to kasi naranasan ko yan. Oh, mahirap yung pinagdadaanan mo ngayon. Alam ko yan, alam na alam ko yan. Kulang na lang iuntog ko yung ulo ko sa ano. Tapos yun nga, gumagawa ko ng mga bagay na alam kong madidistract ko siya. Yun. So yun. About sa isip, sa pag-iisip mo, no? Yung mga nangyayari sa isip mo ngayon, ayan nga, tulad niyo yung mga scattered brain na tawag nila, no? Kung mababalikan niyo yung video ko about sa brain fog, ay lizard brain yan. Ayan, dalawang yan, kakonekta din yan, eh. Yun, maiintindihan niyo kung ano yan. Kung ano yung nangyayari sa isip niyo ngayon, no? Sa tagal na pagtitiis nyo, sa taas ng sa tagal ng pagpapansin nyo sa kanya, binibigyan nyo ng halaga, nasasanay na siya araw-araw hanggang simula pag umaga, sensitize, tanghali, tuloy-tuloy yan hanggat binibigyan nyo ng ano, ng pansin, no. Mahirap siya sa una, sabi ko sa inyo, mahirap siya sa una. Hindi nyo talaga siya ma-explain ng ano, kung ano yan. Kaya yung iba natatakot. Ayan na, pag natakot ka na, dadagdag na yan. Dadami na yan. Hindi ko, ano eh, hindi ko kasi ang hirap na balikan yung ano eh.
Di ko rin alam kasi kung ano yung pinaggagawa ko nun para mawala eh. Ang dami, dami akong ginawang ano. Bakit diyan yun na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Hindi nga, lahi kang lumuluta. Para kang lumulutang, alam yun? Sa mga nakakaranas, alam nila yan. Yung... Hindi naman yung sa ano eh. Yung parang na... Bawa, cellphone mo, no? Nailapag mo. Maya-maya, wala na. Hindi mo na matanda ko saan mo nailapag. Yun. Diyan na. Kasi nga, yung isip mo na nilapag mo yung cellphone, bigla na lang mabubura yun. Mapapalitan ng bago na mas malakas. Sana naiintindihan nyo yun. Ganun na ganun ako noon. Baso nga eh. Kumakain ako, baso. Lalapag ko yung baso. Tapos tatayo ako, kuha ko ulam, limbawa. Pagbalik ko, saan yung baso? Yung pala, nadala ko doon sa... Di ba? Parang tang... Ano ba yan? Sana nagigets nyo yun, no? Ayun. Ayan, lumalabas na yung pagiging emotional natin. Ganyan ako eh. Kahit ngayon eh, nagiging emotional pa rin ako eh. Siyempre, ano tayo eh. Nakakaranas pa rin naman tayo hanggang ngayon. Hindi naman talaga 100% nawala na ako yun. Yung mabilis na akong maging ano. Mabilis magalit, mabilis magtampo. Pero yan, yung mga tampo magalit, kontrolado ko na yan. Hindi, ano na siya. Kumbaga kung makaramdam ako ng ganun, ginagawa na naman sa akin anxiety to eh. Kasi nga, alam ko na siya kung ano pa paano siya. May cycle kasi siya. Ang tagal sa akin ng atake, ngayon ha, seconds na lang. Nari, nahirapan ako huminga. Sinisintomas ako, nahirapan ako huminga. Tapos ibalang ko iba. Kaya wala na. Ganun lang din yan pagdating sa... Pero kung gagatungan mo siya ng gagatungan, ay wala. Ang mangyayari sa atin yan. Ibaling sa ibang bagay, no? So, yun. Kung alam mo naman mabilis mabura, yan. Mapapractice mo na yan. Ayun ang ginagawa ko ngayon. Practice, practice, exposure, yan. Marami kasing mga therapy na ginagamit. Pero, yung para sa'yo na ngayon na nakakaranas ka ng ganyan, no? Ano lang muna? Distraction lang muna. Distraction, tsaka ano. Ang isip kasi natin ngayon, halimbawa, ngayon ha, nakakaranas ka ngayon, ang gusto mo talagang maano dyan, mawala ka agad. Gumaling ka agad. Ayan ang nangyayari. No? Sa sobrang gusto mo siyang mawala ka agad, nagkakaroon ka na ng parang frustration. No? Parang nag-aalala, sobrang pag-aalala mo, ano ba ito nangyayari sa akin? Yun, yun na yung worry. Diba? Siyempre, nabanggit ko na nga yan, stress, no? Stress mula sa taas, pababa, pababa hanggang sintomas. Yan yun. Wala nang duda yan. So, ano pang dapat gawin, no? Ay, ito pa. Meron pa pala yung ano. Yun nga, yung stuck ka. Stuck ka araw-araw. Hindi ka makagawa sa bahay, hindi ka makapag ano, no? Wala kang... Kasi nga, sa sobrang pag-iisip mo, sobrang gumagana yung utak mo, no? Alos wala ka na nagagawa, tapos nakaupo ka na lang, tulala. Tapos, kung tumingin ka sa ibang bagay, ang dami-dami mo nang iniisip. Yung mga bagay ka na napangit. Yung sinasabi nila, puro pangit daw iniisip. Mga pagpatay, kamatayan, mga pananakit. Yung mga nakaraan pa natin, ano, kasi dati pa yan eh. Naiisip mo na yan dati, yun nga lang. Sumagad na siya, no? Sumagad na, napatungan na ng stress, lahat na ng ano. Sana nagigets niyo yung sinasabi ko, no? Daldal ako, daldal dito, yun. Magulo siya, kung iisipin mo, magulo. Parang gumaganon siya eh, parang maano yung paliwanag ko, no? Pero sana magets niyo, no? Kasi hindi siya, ano, hindi siya madaling anuhin. Ayun, kailangan siya ng oras, no? Kailangan mo siya ng proper way na dahan-dahan. Yun na lang, dahan-dahan. Huwag kang magmamadali. Dahil pag nagmadali ka, eh, may hirapan ka pag ano. Kaya dapat
sinasama mo siya sa pang-araw-araw mong buhay. Sabi ko nga yung mga mindfulness. So yun, nagiging perfectionist ka na, no? Gusto mo perfect lahat. Gusto mo tama lahat. Kasi nga, pumapasok sa isip mo na baka pag hindi tama yun, magkaroon ng problema. Ayan ang pumapasok sa isip mo. Gusto mo laging maayos. Parang pumapasok siya sa OCD. Ang OCD kasi yung gusto mo tama lagi. Kasi baka ganito ganyan. Pero sana, kasi iba-iba tayo, no? Hindi natin masabing magkakapareho na ang ano, pinagdadaanan, no? Kasi bawat tao iba-iba naman, ano, iba-iba lang, ano, pinagmula ng ganyan anxiety nila, yung disorder nila. Pero sana maintindihan nyo, no? Na nagtatagpo tayo pagdating sa ganito, no? Sa yung remedy, mga dapat gawin yan, dyan tayo magtatagpo-tagpo lahat. So, ano bang dapat gawin? Ito, last na to. Ang haba na naman ng video. Ulit-ulitin ko pa ba? Maiksi lang eh. So, yun. Ano bang dapat gawin? Siyempre, magpa-doktor ka. Yan talagang lagi ko sinasabi, no? Pa-doktor ka muna. Alamin kung saan talaga yan nagmumula. Ano na? Pangutang nyo na. Para hindi kayo mahirapan, no? Isipin nyo iba, 20 years, 30 years. Sobrang hirap na yun. Araw-araw mong dala, di ba? Eh, ikaw, ilang buwan pa lang, gusto mo, tapusin ka agad, madali ka agad. Hindi, may proseso yan, may tamang ano yan. Kung hindi ka magagamot, ha, may tamang ano, tulad ko, hindi naman ako naggamot, never ako naggamot ng para dyan sa, men, sa isip, no? Mga psychotic, nung ganyan. Psychotic, iba rin yun eh. Basta yung para sa isip, yung mga pampakalma, yung mga depressant, antidepressant. Yun. Yun nga, magpa-doktor ka syempre, no? Yun talaga, para mabawasan din yung iniisip mo. Kasi ang iniisip mo na pag-aalala mo, no? Yung mga sobrang nagpapadagdag sa mga iniisip mo ngayon, mga pahirap na nangyari sa'yo ngayon, mapapatunayan mo yan pagdating sa mga laboratory, sa mga ano ng doktor, yan. Ano tayo naman, mga, doon yan, mahihirap lang naman, no? Hirapan talaga tayo makapagpa-doktor, ganun. Pero, ano kasi dyan, para mabawasan yung iniisip mo, no? Para mapanatag ka. Na, ah, ito, anxiety. Wala naman akong sakit talaga. So, anxiety talaga to. Yun, chat nyo ko, matutulungan ko kayo, or panoorin nyo muna yung mga video ko sa baba, no? Tapos tanong nyo ko kung ano, kung saan ba talaga, ano, ano ba talagang nangyayari, ganito, ganyan. Yun, okay, mag-alala, walang bayad yan, papanoorin nyo lang, tapos tanongin nyo ko kung paano ba to, ganito. Kasi kailangan lang natin intindihin, lagyan ng kaalaman ng isip, no? So yun, mindfulness, di ba? Dami kong video dyan na mindfulness sa baba. Check nyo na lang, no? Para papaganahin nyo lang yung isip nyo. Halimbawa, nagkukot-kot ka ng kuko, no? Tapos, habang nagkukot-kot ka ng kuko, may iniisip kang iba. No? Diba, ano kayong ulamin namin mamaya? Ay, kukuha ako ng ano? Kukuha ako ng gulay. Bibili ako ng gulay mamaya. Ganun ba? Mga simpleng ano lang. Para lang yung isip mo ay gumana. Gumana siya sa paraan na nasa present ka. No? Sana naiintindihan nyo yun. No? Acceptance. Real acceptance. Tanggapin mo na pag nga yan, nasabi ng doktor na wala ka naman. No? Ah, anxiety to. Ito nangyayari sa akin. Yan. Tapos chat nyo ko. Yan. Nandiyan naman sa baba yung ano ko. Chat nyo ko. Kung ano talaga yung nangyayari sa inyo, no? Wala naman problema eh. Basta may time lang ako, no? Marereplyan ko kayo, no? Yun. Acceptance, patience. Yun nga, huwag kang magmamadali. Ano lang. Tawag dito, anuin mo lang yung sarili mo, no?
tulungan. Yan. Tulungan mo siya, tapos huwag kang magmamadali. Kailangan mo lang talaga ng kaunting tiis. Dahil yung pahirap mo sa katawan mo noon, yung mga stress na ginawa mo, hindi naman yan isang araw mo lang ginawa eh. Matagal na yan sa'yo. Inipon ang inipon mo lang. Alam mo yung baso ng tubig, napuno ng ano, tubig, tapos umawas, natapon. Yan na yun. Kaya, kailangan natin kaunting tiis. No? Kasi, ilang taon mong pinahirapan yung katawan mo, tapos gusto mo isang araw, magaling ka agad. Hindi. Yan ang ano ng tao. Ano natin sa buhay natin, no? Sa ginawa natin sa katawan natin. So, yun. Anong huli? Yung? Ano? Exercise pa rin talaga, no? Pagganahin mo yung buong katawan mo, no? So, yun. Banggit ko na to dati. Kung babalikan natin, matatagalan na naman. Basta, yun yung subconscious anxiety na nangyayari sa inyo, no? Although, marami pa mamang paliwanag patungkol dyan, pero ito yung sa akin, no? Parang maliit lang na paliwanag. So, yun. Sana nga lang yung nararamdaman nyo ngayon, no? Makontrol nyo. Dahil meron yung anger, ano eh? Meron yung anger, tawag ito. Anger games. Hindi, meron yung may pag nabaling ka sa galit, may sagad yan. Kaya sana makontrol nyo yun, no? Kaya merong tinatawag na anger management, no? Pero hindi naman siguro. Kasi litong-lito ka lang eh. Dahil napanood mo na tong video na to, malilinawan ka na, no? So yun, maraming salamat, no? Ako nga pala si Jay Montero, no? Adios!